Okay, dito naman tayo sa math and trigonometric functions sa Excel, pero lahat, halos lahat naman ng functions dito hindi ko din naman alam. Okay, so ABS, so nagre-return siya ng absolute value. So may mga ano kasi dito, mga cosine, sine, pero hindi pa man siya ganun ginagamit. So discover nyo lang kung ano yung gusto nyo gamitin. So may mga familiar din na function dito para kasing ano eh, para lang din siyang function sa ano, programming. So ceiling, nearest integer siguro, ceiling pa eh, tapos may floor pang isa, floor.mat, ceiling.mat. So pag nagra-round up siya, so kahit siya ay 4.2 na pag ni-round off mo ay dapat magiging 4, magiging 5 siya kasi ceiling siya. And then yung kabaliktaran niya ay floor, kahit 3.9 siya and ni-round na siya sa 4, so magiging 3 siya. Parang maganda siyang ano, floor division niya ang tawag. So ano pa ga dito, cosine, yung mga ano dito eh, decimal, convert sa text representation of a number given basis to decimal number. Nagawa niya ng decimal. Ito ba mga maganda dito? Kasi ang focus lang talaga dito itong sum if. Sum ifs. Kasi ito yung parang mismong pinakomon. Meron din ditong function na pi. So, nire-return talaga mismo yung yun, yung accurate na value ng pi. Itong mahabang 3.14. And ito power, so mismong exponent natin. Okay. Oh, hindi ito pala yung run and run before. So magagamit natin itong run pala, hindi ito pala yung sumat. Okay, para sa pag-generate ng random numbers. Pero hindi lang, dun sa part na yun, hindi lang tayo mag-generate ng mismong random. Kasi each time na may nagbabago dun sa ating set, nagbabago din yung random number. So, sige na natin kung paano hindi siya patigilan. Yung parang mag-generate ka lang ng random number. And then, kung ano yung lumabas, yun na mismo yung random number mo. So, nagbabago-bago. Ano ba? Sort. Eh, hindi pala to sort. Square root. Okay, dito tayo sa sum. Sa sum naman ay yung mismong sum. Pinagaan niya. Okay, so itong sum if and sum ifs, common siya sa mga ano eh. So for example, sum if, parang if lang siya na isa lang yung condition niya. Then sum ifs naman ay yung maraming condition. So try natin mag-sum ng income na greater than 100,000. And then, less than 50,000 siguro. May mga ganang scenario. Sum if, so yung range natin ay ito, criteria natin ay parang mas maganda siya pag ay criteria natin ay less than 50,000. Sum range, ay, hindi lang ito mismo. Okay lang pala. Ang sum range natin ay mismo ito yata. Ito na mismo pinakasum niya. Sobrang dami niya. Range criteria. Ah, okay. So, itong range na to, pwede rin magbago. For example, ang range natin ay itong credit, ito. Meron ba dito ang ano? So less than, so yung range natin ay less than 20. Okay, so 0. Dahil wala naman yata dito ang 20 years old. Then, try natin less than 25. Wala din. Less than 30. Siguro marami na to. So, may mga less than 30 dito kasi. Mga 29.
So, yun naman. Yung range na yun ay kung ano yung mismong bibigyan mo ng criteria. So, in this case ay itong age natin. And then, yung criteria natin is less than 30. So, ibig sabihin yung lalagyan mo ng, bibigyan mo ng sum yung age niya ay less than 30. And then, yung sum range ay yung mismong isa sum niya. Kung nilagay mo sa sum range ay hindi numeric value. So, mag-error siya. Okay. So, sum ifs naman ay marami siyang criteria. Sum range ay parang nagkabaliktad. Ito ang ating sum range. Ang criteria natin ay criteria range natin ay credit score. Criteria 1 natin ay so ang credit score niya ay greater than 700. Diba? Parang kakunti lang yung greater than 700. And then yung isa nating criteria ay example ay age natin ay greater than parang wala ng mga 60 dito. Yun, meron pa doon. 60. Greater than 60. And married siya. Equals to yes. Ibig sabihin married siya. So, may mga value din tayong nakikita dito. So, try natin siyang i-filter. Titingnan natin kung tama ba yung value na to. So, siya ay 1,553,000 US dollar. So, filter natin siya by greater than 700 yung credit score. Greater than 700. Filter natin siya. Wow. Tapin muna natin to. Paano hindi siya mawala? So, ito yung mismong value natin yan, ha? Then, so income natin ay greater than 700. Ah! Nawawala pala talaga. So, 1,553,000. Nakahide pala. Iwan na na-people. Aha. So, 700. Credit score niya. Ang age niya ay greater than 60 yata. Sinet ko. And marriage siya. Ay, kakunti na lang to. Isasum lang naman natin siya. Yung value dito, auto-sum. Ayan, kung makikita nyo, 1,553,000. So, tama yung pagsasum ifs natin. So, yun.